So yun na nga guys, no? For today's video is gagawa ako ng merienda and gusto ko din i-share sa inyo kung ano yung gagawin kong merienda. Hindi ko alam kung lahat to alam or bihira lang yung mga nakakalam na ganito, pero gusto kong subukan yun dahil masarap talaga siya. So bumili ako ng gata, tapos kailangan na natin gata tapos saging. Yun lang na dalawa yung kailangan natin. Tapos proceed tayo sa pagluluto. So tara na! Many, many minutes later. Guys, hindi ko na napakita kung paano ko hiwain ang saging. Pero ganyan lang siya kasimple. Tapos ilagay nyo na po siya sa kawali. Ilagay nyo ng tubig. Tapos antayin nyo po siyang kubulo. Then katapos niya, titimplahan na po natin siya. So ayun nga guys, na nakikita nyo naman na kumukuha na ako ng asin. Tapos pinubudpuran ko na ang ating mahiwagang saging na lalagyan natin ng gata. Ayan, para sumarap-sarap siya. Tapos magkaroon ng lasa syempre. Ang susunod naman natin ang ilalagay at ang asukal para naman tumamis-tamis ang ating buhay. Ayos din yung saging, syempre, para tumamis naman siya para hindi lang may lasang alat, meron ding asukal. So, pagkatapos siya, nantay na natin siya kumulo, kulo. And then, nalagyan natin siya ng... So, yun, sorry guys kung hindi ko na na-vid kung paano nalagyan ng gata. Pero, lalagyan nyo lang yung gata niyan. Si mama na kasi naglagay ng gata kasi sabi niya, naubos na daw yung tubig. So yun, pagkatapos naubos yung tubig, lalagay mo na yung gata. Tapos papakuluan mo hanggang sa maluto yung gata niya. Tapos pagkatapos maluto, and wala. Oh my God! So ganyan lang siya lutuin guys. Kapag alam yung luto na yung gata niya, pwede natin siya kainin. Maganda sana kung medyo matigas yung ating saging para hindi siya madurog kapag hinahalo natin. Ganyan lang siya kasimple guys. So yun, try nyo na sa bahay niyo mga bebe. Sobrang sarap niyan. 3 hours later. Ayun mga ka-roror, like a dinosaur roror, no? So, medyo nagabihan na ako nang matapos iluto yung ating merienda. Hindi na inabot ng merienda dahil nga nagluto pa si mama ng kakainin namin. Hindi ako makasingit. So, ginawa ko, naligo na lang muna ako. Then ngayon, tapos na yung iluto. And papatikim ko na lang sa mga kapatid ko kung anong lasa ng iluto natin. So, guys, kung kasama na kayo sa balanak yun, nilaga, pritong... ganon, mga chuchubaba, minatamis, mga ganon, yung mga pwede nyo gawin sa saging, mga turon, mga ganon, basta lahat-lahat na, pwede nyo po siyang kataan kung gusto nyo nang manibago yung lasa nyo, and para din sa panibago, diba, mga bagong taste, mga ganon, char. So yun guys, ang procedure lang niya is yung pinakita ko kanina, ganon lang po yung gagawin nyo, basic lang po siya, and lang po ng asin, gata, tapos asukal. Yung tatlo lang nyo po yun, yun lang po yung kailangan nyo para maluto nyo po yung saging. So guys, tara na. Guys, nandito na yung kapatid ko, natitikim sa ating niluto para patunayan kung masarap ba siya or hindi. So ito na, kunin na natin. Na, nakain ko na yung iba dyan. Natikman ko na din. So ikaw naman na, your turn. Kung masarap siya. Ginataan niyan ha, may gata. Ano? Masarap? Kung mas masarap pa rin yung banana cue, ganun. Kung mas masarap pa yan, tikman mo lang, kung maubusin. Sa akin yan. Oh, sige, subo ka pa, dali. Okay na yan. Kung maubusin, inuubos mo na eh. Guys, nga natapos na ang ating tikiman session. So, kung nagustuhan nyo man yung vlog na to, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para like ang update sa aking mga bagong video. So, guys, kung gusto nyo i-try ito, pwede nyo gawin sa bahay nyo para naman meron kayong instant pang merienda. So, bye! Special shoutout na rin kay William Maramba and Joshua Kayabyab. Thank you guys!